may isa na namumukod-tangi, si Duterte, dahil sa kanyang kamay na bakal na estilo ng pamumuno. Bagamat marami ang hindi sumasang-ayon sa kanya, maka Duterte man o hindi, marami sa atin ang hindi nakakaalam sa kanyang paninindigan. Ano ba talaga ang kanyang paninindigan? Binibisita ni Duterte ang iba't ibang panig ng bansa upang itaguyod ang federalismo. Ngunit ano ba ang federalismo? Sa ngayon, ang ating gobyerno ay isang unitary form of government. Ibig sabihin, halos lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ay itinatalaga sa isang sentralisadong pamahalaan. Isang aspeto nito ay ang mga kita at pondo ng bawat rehiyon ay mapupunta lahat sa sentralisadong pamahalaan. At mula doon, ang budget ay itinamamahagi pabalik sa bawat rehiyon batay sa halaga na itinakda ng pamahalaan. Sa federalismo, ang kapangyarihan ay mahati sa pagitan ng national federal government at local state government. Ang Pilipinas ay mahati sa iba't ibang estado. Halimbawa, sa ipinanukalang federal structure ni Senador Nene Pimentel, ang Northern Luzon ay magiging isang estado at gayon din ang Central Luzon at mga iba pa. Bawat estado ay mapapanatili ang 80% ng kanilang kita at pondo at 20% lamang ang mapupunta sa federal national government. Mula sa 80% ng bawat estado, ang 30% nito ay mapupunta sa local state government at 70% naman sa mga probinsya, lungsod, munisipalidad at barangay. Bawat estado ay mayroong sariling hanay ng mga senador at mga kinatawan. Ang legislative powers ay hahatiin sa pagitan ng national federal government at local state government. Sa madaling salita, ang federal government ay responsable sa usapang militar at proteksyon ng buong bansa. Ang local state government naman ang magiging responsable sa sarili nilang estado kung saan ang bawat lokal na pamahalaan ay may mas kontrol sa mga proyekto, budget at mga pagpasa ng batas. Ang Pilipinas ay may 7,107 na isla. Bawat isa ay may iba't ibang tribo at kultura. Malinaw na bawat rehiyon ay may kanya-kanyang pangangailangan. Sa mga panahon ng kagipitan, ang matuloy na pagtugon ay ilang beses nang hindi nakamtan dahil ang mga pasilidad, teknolohiya, at ang pondo ay nakatutok lamang kung saan matatagpuan ang centralized government. Malimit na tayong nabigo ng unitary form of government. Sa pamamagitan ng paglipat mula sa unitary form of government sa isang federal na uri ng pamahalaan, naniniwala si Duterte na maaari nating makamit ang reformang pang-ekonomiya, pantay-pantay na hustisya, pag-undad sa bawat estado, at ayon pa sa iba, pagpapaluwag sa kamay nilaan. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito sa ating lipunan? Sa ngayon, karamihan sa mga pag-uunlad ay sa kamay nilaan. Sa pamamagitan ng federalismo, ang pag-unlad ay may babahagi sa buong bansa. Ang Malacanang at Korte Suprema ay pawang matatagpuan sa Maynila. Ang Senado ay sa Pasay. At ang Kongreso naman ay nasa lungsod ng Quezon. Lahat ng mga ito nasa Luzon. Sa federalismo, lahat ng mga sangay ng pamahalaan ay ipapamahagi sa iba't ibang estado sa buong bansa. Bagamat may sari-sariling kalamangan at kahinaan ang bawat uri ng gobyerno, naniniwala si Duterte na ang federalismo ay angkop sa ating bansa batay sa ating geographical at kultural na sitwasyon. Bilang isang botante, hinihikayat namin ang lahat ng Pilipino na maging impormado at maging edukado sa mga usapin ng bansa.